Mga hayop na natutulog ng ilang linggo at buwan nang hindi kumakain at umiinom. Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Nakapunta ka na ba sa zoo? Kung oo, ay tiyak na hindi lang 10 ang mga hayop na iyong nakita. Bukod pa sa mga normal na hayop na narito tulad ng mga tigre, sa video na ito ay marami ka pang madidiskubre. Ngayon na yung madidiskubre ang iba pang mga uri ng hayop na may kakayahan na matulog ng matagal at mag-hibernate. Marami pang uri ng mga hayop ang nag-hibernate, ngunit ito ay ilan lamang sa mga ito na dapat mong malaman. Bago tayo magsimula, atin munang talakayin kung ano nga ba ang hibernation. Ang hibernation ay ang pagtulog ng mga hayop tuwing panahon ng taglamig o winter. Ito din ang estado na kung saan ang iba't ibang hayop ay hindi masyadong gumagalaw at mababang temperatura ng katawan. Mahalagang prosesong ito dahil ginagawa ito tuwing wala masyadong pagkain na mahanap at makain ng mga hayop. Ginagawa din ito upang mabawasan ng paggamit ng kanilang enerhiya. Ang ibang mga hayop ay nag-hibernate tuwing taglamig, habang ang iba naman ay hindi lang nagiging gaanong aktibo. Ang hibernation period naman ay ang haba ng ginagawang pag-hibernate ng mga hayop kung saan tumatagal ito ng ilang buwan. Hindi din lahat ng hayop ay nag-hibernate, ilan lamang ang gumagawa nito. Number 1. Bears o oso. Ang una sa listahan natin ay ang mga bears o oso sa Tagalog. Ang mga ito ay ang isa sa mga pinakakilalang hayop na nag-hibernate. Hindi lahat ng uri ng mga oso ay gumagawa nito tulad ng Andean bears, sun bears, at slot bears. Tuwing ginagawa nila ito, umaabot sila ng 5 hanggang 7 buwan. Ang mga ito ay malalaking mga hayop na gumagawa ng prosesong ito sa mga lugar na may mainit na klima. Karagdagan pang impormasyon, kadalasan sa gilid ng burol, pagitan ng bato, at puno ang ilan sa mga lugar kung saan sila nag-hibernate. Iba't ibang lugar ang kanilang pinipili, ngunit wala sa ugali nila na gawin ang prosesong ito sa pare-parehong lugar. Bago mag-hibernate ang mga oso ay kumakain sila ng madami at umaabot ng halos 30 pounds kada linggo o humigit kumulang 13 kilograms ang dagdag sa timbang nito. Number 2. Chipmunks. Ang mga chipmunks ay ginagawa lamang ang light hibernation kung saan sila ay gumigising sa gitna ng pag-hibernate. Kaya sila ay naghuhukay ng isang lungga na malalim kung saan sila nagtatago at nagre-reserba ng kanilang pagkain. Ang haba ng prosesong ito sa kanila ay 4 na buwan kung saan sila ay natutulog at gumigising lamang para kumain. Sila ay nagtatago sa ibang mga hayop na maaring atakihin sila sa paraan ng pagtatago sa mga lungga nila. Ang mga chipmunks ay omnivore kaya kumakain sila ng parehong halaman at karne. Number 3. Hedgehogs o parkopino. Ang hedgehogs o parkopino sa Tagalog ay mga hayop na maliit, kulay puti, itim at brown. Sa loob ng 6 na linggo hanggang 6 na buwan at depende pa sa temperatura ng lokasyon nila ang kanilang pag-hibernate o pagtulog ng matagal. Upang mabuhay sa panahon ng taglamig, nagdadagdag ito ng timbang para makapagreserba ng enerhiya. Ang mga ito din ay gumigising lamang kapag nararamdaman na bumababa na ang kanilang heart rate at bumabalik ulit sa pagtulog pagkatapos. Ang pagising ng mga ito ay maaaring mangyari tuwing 2 hanggang 4 na araw o 1 beses kada buwan. Sa ilalim ng mga dahon o ilalim ng mga lumang bahay at gusali sila nag-hibernate. Katulad ng ibang hayop, mas gugustuhin din nila sa mainit na klima kaya lumilipat sila sa mga lugar na mainit. Ang mga ito ay lactose intolerant o ang kondisyon na bawal sila sa pagkain tulad ng gatas. Isa pang dagdag kaalaman sa mga hedgehog, ang tawag sa grupo ng mga hedgehog ay ari. Number 4. Garter snakes. May iba't ibang lahi ng ahas, ngunit ang isa sa mga uri nito na nag-hibernate ay ang mga garter snake. Ang mga ahas na tulad nito ay ginagawa ito tuwing panahon ng taglamig sa mga madamong lugar. Sila din ay palipat-lipat ng lugar hanggang sa makita na nila ang tamang lugar na pagtatayuan nila ng kanilang dens o lungga. Hindi tulad ng ibang hayop, ginagawa nila ito ng grupo-grupo kung saan kulang-kulang 8,000 o 8,000 ahas ang magkakasama sa isang lungga. Ang pagtulog ng matagal na magkakasama ay mahalaga para sa mga ahas dahil sila ay cold-blooded. Ibig sabihin ng cold-blooded animals ay gusto nilang laging manatiling naiinitan. Ang pinakamadami na naipanganak ng sabay-sabay ng garter snake ay 98. Number 5. Common Poorwill. Ang uri ng ibon na ito ay kaya sa isang uri ng ibon na nag-hibernate ayon sa mga eksperto. Ginagawa nila ito dahil ang kanilang insektong kinakain ay wala tuwing taglamig. Ginagawang prosesong ito tuwing masyadong mainit at malamig ang klima o kung kulang ng pagkain nila. Ang mga ito ay pinangalanan na poorwill na ang ibig sabihin ay the sleeping one dahil sa kanilang abilidad na matulog ng matagal na umaabot ng ilang araw hanggang ilang linggo. Number 6. Box turtles. Ang box turtles ay mga reptiles na nag-hibernate dahil wala itong sariling init sa katawan. Sila ay kabilang sa ilang mga hayop na hindi na kailangan maghanap ng perpektong lugar para dito.
Inaabot ng 3 hanggang 5 buwan at madalas sa buwan ng Setyembre at Oktubre ginagawang pag-hibernate nila. Gumagamit sila ng naitago nilang enerhiya at umiinom ng tubig para makakuha ng oxygen tuwing panahon ng mahabang pagtulog. Ang mga box turtles ay kayang mabuhay ng 30 hanggang 40 years. Number 7. Skunks. Ang isa pa sa mga hayop na nag-hibernate ay ang mga skunks, kung saan ginagawa nila ito sa lugar na mainit, may pagkain at tubig. Sila isa pang uri ng hayop na hindi gumagawa ng kompletong proseso ng mahabang pagtulog. Grupo-grupo din ang mga skunks tuwing panahon na para sila ay maging dormant o pansamantalang diaktibo. Madalas nilang ginagawa ito sa mga hardin sa pamamagitan ng reserba nilang enerhiya at taba. Ginagawa ng mga skunks ang prosesong ito sa loob ng 4 buwan. Ang mga skunks ay hindi tinatablan ng venom o laso ng mga ahas. Number 8. Groundhogs. Ang mga groundhogs o woodchucks ay kilala sa abilidad nila na mag-hibernate dahil kaya nilang malaman ang klima. Ang mga ito ay nananatili sa kanilang lungga sa buwan ng Oktubre hanggang Marso o Abril. Tuwing ginagawa nila ito, nababawasan sila ng malaking timbang. Ang temperatura ng katawan ng mga groundhogs ay bumababa din mula 99 degrees Fahrenheit sa 37 degrees Fahrenheit. Sila din ay kilala bilang true hibernators dahil ito ay kabilang sa mga hayop na nakakapagpababa ng kanilang temperatura ng 20 degrees Celsius. Ang mga groundhogs ay tinatawag din na whistle pig dahil sa tunog na ginagawa nito tuwing may panganib sa paligid. Number 9. Bumblebee. Ang mga bumblebee ay isang uri ng bubuyog. Ang mga bubuyog ay nag-hibernate din, ngunit hindi lahat ng uri nito. Ang mga reyna lamang ang gumagawa nito dahil pagdating ng panahon ng taglamig, lahat ng bubuyog, maliban sa reyna, ay namamatay. Ang mga bumblebee sumasailalim sa prosesong ito para makapagsimula ng bago sa pamamagitan ng paghukay sa lupa na nakaharap sa kanluran. Dahil sa dami na ng nakain ito, hindi na nito kailangan gumising ng ilang beses. Dagdag kaalaman, ang mga lalaking bumblebee ay hindi maaaring makatusok dahil wala silang stinger. Number 10. Bats o paniki. Ang isa sa mga hayop na nakatira sa kuweba ay mga paniki. Lahat ng uri ng paniki ay nag-hibernate. Ngunit ang mga gumagawa nito ay kahit saan lamang, kahit malapit pa sa tao. Ito ang rason kung bakit ayos lamang sa mga ito na gawin ito sa mga kuweba na dinadaanan ng mga bangka na may sakay ng mga tao. Tuwing sila ay nagiging hindi aktibo, maaari din tumigil ng kanilang paghinga ng ilang minuto dahil sa mababang heart rate nila. Sila din ay nagre-reserba ng pagkain bago matulog ng matagal at kaya nilang gawin ito ng 6 na buwan o higit pa. Ang mga ito ang kaisa-isang kilalang mammals na nalipad. Ikaw, alin sa mga hayop na ito ang nakita mo na sa personal? Comment down below. Mag-asawa, 54 years nang nakatira sa kuweba sa kabundukan. Kilalanin natin sila. Pang-7 sa magkakapatid, ipinanganak si Liang Zifu sa Nanchong, China mula sa isang mahirap na pamilya. Kaya naman, sa murang edad ay namulat na siya sa realidad ng buhay. Pagtungtong niya ng edad na 20 ay nakilala niya ang magandang dilag na si Li Suying. Nakaparehas niyang lumaki sa mahirap na pamilya.